Magandang araw mga munting ilaw! Kamusta kayo ngayon mga bata? Ako pala si Kuya Harvey. Ako naman si Ate Jo. Ako si Ate EJ. Kuya Jed, ang itawag niyo sa akin. At Ate Mia naman, ang sa akin. At kasama pa rin natin ang ating mga kaibigang puppets na sina Sebi at Bekoy. Pati na rin ang ating puppet na si Monty. Kaya handa na ba kayong makasaya sa amin? Halina kayo! Makinig at makikanta! Matuto at makisaya! Welcome sa Mga Munting Ilaw! Jesus Christ is my friend. Sino sa inyo ang may maraming kaibigan? Wow! Mabuti naman at marami kayong kaibigan. Pero alam niyo ba kids, na merong isang character sa Bible na walang kaibigan at ayaw siyang maging kaibigan? Oo, meron! At yan ang story natin ngayon. Kaya't maupo na kayo ng mabuti at makinig kayo sa aking kwento. Siya si Zacchaeus. Si Zacchaeus ay isang tax collector. Pero ano ba ang mga tax collector? Ano bang trabaho nila? Sila ang mga nangongolekta ng mga tax o buwis ng mga Israelita. At si Zacchaeus ang chief o pinaka-leader ng mga tax collector sa kanilang lugar. Pero kids, galit ang mga Israelita sa mga tax collectors. Madalas kasi na mataas ang hinihingi nilang buwis sa mga tao at binubulsa pa nila ang mga pera. Naku, anong tawag dun, kids? Tama, pagnanakaw. At kasalanan yun sa Panginoon, di ba? Kaya yumayaman ang mga tax collectors at kasama na rin dito si Zacchaeus. Pero, nagbago ang kanyang buhay sa isang iglap nang makilala niya si Jesus Christ. Isang araw, nagpunta si Jesus Christ sa Jericho at kilalang kilala siya ng mga tao dahil sa mga himala na kanyang ginawa. Sige nga, naaalala niyo pa ba nung pinagaling ni Jesus ang bulag na si Bartimaeus? Eh yung himala na binuhay niya si Lazarus kahit na 4 na araw na siyang patay. Kaya naman, sa tuwing malalaman ng mga tao na nasa isang bayan si Jesus, ay dumarami agad sila. Lahat sila ay gustong makita at mapakinggan ang mga tinuturo ni Jesus Christ. Isa sa mga tao na nakaalam na pupunta si Jesus sa Jericho ay si Zacchaeus. Malapit na raw si Jesus dito sa Jericho. Halika, salubungin natin. Gusto ko siyang makita. Ako rin. At magaganda ang tinuturo ni Jesus. Halika, dali. Siguradong marami ng tao doon ngayon. Bilisan natin. Nako, pupunta pa lang Hesukristo dito sa Jericho. Dapat ipuntahan ko para makita ko siya.
Try naman! Paano ba to? Paano ko ba may kita si Jesus? Ano kayang ginawa ni Zacchaeus, kids? Umuwi na lang kaya talaga siya? Umakyat si Zacchaeus sa sycamore tree at doon niya nakita si Jesus Christ. Kahit na mahirap umakyat at matanda na at mayaman si Zacchaeus dahil gustong gusto niyang makita si Jesus Christ, ay gumawa siya ng paraan para lang makita si Jesus. Hanggang sa dumaan si Jesus Christ sa ilalim ng sycamore tree. At tumingin siya sa taas. Zacchaeus! Bumaba ka riyan at nais kong pumunta sa iyong tirahan. Talaga po? Pupunta po kayo sa bahay namin? Sige po! Tama ba yan? Pupunta siya kay Zacchaeus? Eh magnanakaw yan? Oo nga. Bakit siya kalalaki na kaibigan ng Panginoon? Eh masamang tao yan. Bakit siya pupunta? Panginoon, patawarin niyo po ako sa lahat ng kasalanan ng aking nagawa. Patawarin niyo rin po ako sa pagnanakaw ng pera ng mga tao. Gusto ko na pong magbago. Gawin na po ang tama simula ngayon. Nais ko pong ibigay ang kalahati ng aking mga kayamanan sa mga mahihirap. At ibalik ng 4 beses ang halaga ng lahat ng buwis na aking nasingil sa aking mga kababayan. Sa araw na ito ay dumating ang kaligtasan sa iyong tahanan, Zacchaeus. Natutuwa ako sa iyong ginawa, lalo na sa iyong pagsisisi sa iyong mga kasalanan. Ang tagapagligtas ay dumating upang iligtas ang lahat ng naliligaw sa kanilang mga kasalanan. Salamat po. Ayun na nga mga bata, pinatawad ni Jesus Christ si Zacchaeus sa lahat ng kanyang mga nagawang kasalanan. Dahil nakita ng Panginoon na totoo ang paghingi ng sorry ni Zacchaeus sa lahat ng mga kasalanan niya at dahil mahal siya ni Jesus Christ. Kaya mga munting ilaw, dapat lagi nating tandaan na kung magkakaroon man tayo ng kaaway o kagalit, ay dapat matuto tayong humingi ng tawad at makipagbati sa kanila para maging kaibigan natin sila ulit. Gayahin natin si Jesus Christ dahil mahal niya tayo at siya ang nagpapatawad sa ating mga kasalanan. Tama mo dyan, ha? Pekoy! Che! Huwag ka nang magtampo! Sorry na, kausapin mo naman ako! Ayaw nang kausapin! Talaga? Ayaw! Ayaw mo akong kausapin? Talaga! Hinting-hinti kita kakausapin! Eh, kausap mo na nga ako eh! Oo nga, no? Basta nagtatampo ako sa'yo! Sorry na! Hindi ko naman alam na gusto mo yung tinapay na nasa ref eh! Inubusan mo! Kala mo dyan! Sorry na! Bibili na lang kita ng bago! Eh, ayaw! Sorry na! Di ba dapat nagpapatawad tayo? Yun yung ginawa ni Jesus dun sa kwento ni Zacchaeus, di ba? Si Jesus nga nagpatawad eh. Oo nga no. Kahit masamang taong turing ng lahat kay Zacchaeus, pinatawad siya ni Jesus. Dahil sincere siya sa paghingi ng tawad. O di ba? Yeah, sorry na. Lilibre na lang kita. Iisipin ko. Ay, sige na nga. Sincere ka naman sa paghingi ng sorry eh. Sorry din ah. Kasi nagtampo ko agad. Okay lang yun. Ang mahalaga, nagpatawad tayo at friends pa rin tayo. Tama, friends pa din tayo. Naku. Ano? Tara na. Ililibre mo na ako. O, sige. O, tara na. Let's go. Saan tayo? Thank you, friend. Let's okay, go. Thank you. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Luke 19 verse 10. Alam mo, Bekoy, napakabuti mong kaibigan kasi pinatawad mo ako. Salamat, Chevy. Ikaw rin naman, mabuti niyang kaibigan dahil inuunawa mo ako. Ang sarap talagang magkaroon ng mabuting kaibigan. Oo naman,
O alamin naman natin ngayon sa mga kaibigan nating bata kung paano maging isang mabuting kaibigan. Tama. Pakinggan natin sila. Ako mabuti kaibigan. Nagpapasaya po ako sa mga kaibigan ko pag malungkot po sila. Tulungan ko din, po sila pag kailangan po nila ng tulong. Kapag po absent po yung classmate ko, sinasabi ko po sa kanya yung assignment. Tapos, sasagutan niya po yun para po pagdating po ng teacher, nakasagot na po siya sa assignment. Kapag may ginawa ang aking kaibigan masama, nasabihin ko sa kanya mali ang ginagawa niya. Tapos, tuturuan ko siya na paano gawin ang tamang ugali. Bata, crafts time naman ngayon. Ano nga ba yung story ni Ate EJ kanina? Tama, Good Samaritan. E ano naman ang ginawa ng Good Samaritan? Tama ulit, tinulungan niya ang isang Israelita. Kaya ngayong crafts, kasama natin si Ate Jo at si Jenny Lynn. Siya ay galing sa Visions of Hope ng CCT, or Center for Community Transformation. Siya kasama natin sa crafts. Tatanungin ko kayo, paano ba kayo nakakatulong sa inyong kapwa? O sa inyong pamilya? Ikaw? Tumulong sa gawain bahay. Ay, sa pamilya niya, tumutulong sa gawain bahay. Eh, si Ate Jo? Ako naman, pag yung nahihirapan yung mga friends ko sa lessons nila sa school. Wow, matalino si Ate Jo! Pero kaya gayon, kaya ko kayo tinanong noon kasi tulad ng mga tumutulong sa ating kapwa, tulad ng doctors o kaya ng teachers, parehas siya dun sa story natin ng Good Samaritan. Kaya ang gagawin natin ay stethoscope. Ito ang gamit ng mga doctors. Sige, bago tayo magsimula, ang kailangan natin ay fuzzy wires. Pwede rin yung headband kung meron kayo sa bahay. Felt paper. Ginupit na namin siya ng bilog. At scissors. Ribbon. At glue. Yan. Pwedeng glue gun, pwede rin glue. Ah, sige, simula na tayo. Una, kailangan natin ng dalawang fuzzy wires. Yung ends niya dito, kailangan natin siyang ikutin. Kahit mga tatlong ikot lang. Ayan. Magiging ganito yung itsura niya. Tapos, yung kabila, yung isa naman, ikutin din natin siya. Patingin niya ako nun sa inyo. Ayan. Ito yung lalagay natin sa tenga para hindi siya masakit. Kapag nandito na, pwede natin siya, hawakan niya siya dito. Tapos adjust niya siya sa ilalim. Kung gaano kahaba yung ididikit niyo. Tapos, titwist natin siya. Ganyan na yung tsura niya. Ayan. Galing naman ni Jenny Lynn. Patingin kay Ate Jo. Ayan. Pakita natin sa kanila. Magiging ganito yung tsura niya. Para siyang antena. At sunod naman, kailangan natin ng ribbon. Yun yung ilalagay natin dito. Kahit gano'ng kahaba, okay lang po. Kupit ka na ng ribbon. Bago natin idikit, kuha tayo ng felt paper.
Itong felt paper yung gagamitin natin para dito sa bilog. Kahit anong color, okay lang. At ginapit na namin siya ng bilog kasing laki siya na pwedeng isang scotch tape o parang tissue paper roll. At yung isa naman dito, pwede tayo mag-drawing ng shape para gupitin natin. Sige, drawing muna tayo. Pag nagupit yun na yung shape, dikit natin siya dun sa isang circle. Tapos, itong ribbon, gagamit tayo ng glue gun para dumikit sila. Lalagay natin siya dito sa buong ribbon hanggang dulo. So, pasok muna natin siya dito. Igugluga natin siya. Mainit ang glugan kaya kapag hindi kaya, magpatulong lang kay Mama at Papa. Dikit na siya, ganito na yung itsura niya. Isang buong ribbon. Yan. Tapos, tsaka natin ididikit itong dalawang circle dito sa ilalim. Papasok natin yung ribbon dito sa gitna. Yan. Pwedeng glue gun o pwede rin white glue. Na, meron na tayong ganito. Ayan, pakita niyo sa kanila yung gawa niyo. Ayan, ito ang gawa naming mga stethoscope. Sana maalala niyo sa crafts na ito na tumulong sa inyong kapwa tulad na lang ng doctors o kaya ng Good Samaritan. Paalam! Hi mga munting ilaw kids! Kamusta na kayo? Handa na ba kayong matutunan ng ating action song for today? Very good! Ang title ng song natin ay Halalala by Hisis VBS. So ang unang part ng song natin ay ganito. Chorus! So may onting bend na kasama. And then 1, 2, 3, go! Halalalalalalaleluya. Halalalalalaleluya. One more. Halalalalalalaleluya. Halalalalala. And then down. And then, leluya. Very good. And then, first verse. Ito kailangan natin ng partner. Shake a friend's hand. Shake a friend's hand. Shake a hand next to ya. Shake a friend's hand and sing this song. And then, magpapalit ng kamay. Shake a friend's hand. Shake a hand next to ya. Shake a friend's hand and sing. And then, down. Harap ulit. And then, sing this song. Sing this song. And then, chorus ulit. Halalalalalaleluya, halalalalalel. One more. Halalalalalaleluya, halalalalala. And then down, leluya, leluya. And then, second verse. Ito ang kailangan nating dumikit sa ating partner. 1, 2, 3, go. Pat a friend's back, pat a back next to ya. Pat a friend's back and sing this song. One more. Pat a friend's back, pat a back next to ya. Pat a friend's back and sing. Down ulit yon. And then harap, sing this song, and then chorus ulit. Halalalalalaleluya, halalalalaleluya. One more. Halalalalalaleluya, halalalalala. Down. Leluya. And then partner ulit. Ito, bagal natin ng onti muna. Clap muna. Clap a friend's hand, clap a hand next to ya. Clap a friend's hand and sing this song. Ulitin lang natin yon. Clap a friend's hand, clap a hand next to ya. Clap a friend's hand and sing. And then down.
sing this song. And then last chorus para matandaan natin. Halalalalalaleluya, halalalalaleluya. One more. Halalalalalaleluya, halalalalala. Down and leluya. Yan. Very good mga kids. Mamaya pwedeng-pwede niyan na kaming samahan. Maganda muli ang kwento natin ngayon, mga munting ilaw. Ito ay tungkol kay Zacchaeus. Tama, Kuya Harvey. At kung paano siya nagbago nang makilala niya ang Panginoong Jesus. Tama. At dapat alam nyo, lagi tayong hihingi ng tawad sa mga maling nagagawa natin sa kapwa at higit sa lahat sa ating Panginoon. Dahil kaya pinadala si Jesus sa atin para tayo ay mapatawad. Ang kailangan lang, tanggapin natin siya at humingi tayo ng tawad. At dapat, lagi tayong sincere pag humingi tayo ng sorry. Tama! Alam nyo ba, sabi sa Bible, Jesus came to seek and to save that which was lost. Salamat sa Panginoon at tayo ay kanyang hinanap upang iligtas sa kapahamakan. May natutunan ako, Ate Jo. Dapat daw, tayo ay maging mabuting kaibigan. Katulad ng si Jesus ay mabuting kaibigan sa atin. Tama po. At dapat, pag ginawan tayo ng mali, patawarin natin at bigyan siya ng pagkakataon na magbago. That's right. Remember kids, Jesus Christ is God and He is our friend. Sabay-sabay nga nating ulitin ang ating lesson for today, kids! Jesus Christ is my friend! Sing this song.